Hello mga ka-viewers, welcome back to my channel and this is Dalagang Pilipina. And update muna tayo kay tungkol kay Miss Ellorin Lam at ito yung bagong issues ngayon, ang balita-balita na may nag-hack ng kanyang Facebook account. Bakit nalaman ni Miss Ellorin na may nag-hack ng kanyang Facebook account? Dahil ito ay merong confirmation sa kaniyang Facebook o di kaya sa kaniyang phone number na ang sabi ay your Facebook password receipt code. Ibig sabihin is merong nagtatangkang i-hack yung kaniyang Facebook account upang malaman ang mga detalye at mga chatted ng ibang tao sa kanya. Siyempre, may nag-hack ng kaniyang Facebook kasi nga interesado malaman kung ano nga ba yung plano ni Miss Ellorin sa kaniyang kalaban, lalo na sa kaniyang asawa. Kaya merong mga taong nangangahas na kunin yung information niya through her Facebook account. At saka, hindi madali na kunin yung kaniyang, o di kaya, hindi madali na i-hack yung kaniyang Facebook account without a confirmation ng talagang may original na hawak ng kaniyang Facebook account. At ito nga yung post niya, kamakailan lang, ang sabi niya sa kanyang social account na, whoever you are trying to hack my account, go ahead, burn yourself to hell. You might have access to my old number for your information, not using that anymore. Thought. Yan ang sabi niya sa kanyang post sa kanyang social account. At yun nga, meron siyang pinaparingay na isang tao na nakakaalam, na siya lang yung nakakaalam ng kaniyang Facebook personal account at siya lang yung nakakaalam ng kaniyang password kasi hindi naman mahahack ng isang tao kung hindi niya talaga alam yung kaniyang email address, phone number at saka yung kaniyang password. Yun lang po yung tanging na pwedeng i-hack ng isang hacker kapag meron siyang confident information about your social account at yun ay pwedeng i-hack. At kapag na-hack po yun, meron po siyang secondary confirmation na nagpapatunay na ikaw yung nasa original na pagmamayari ng isang social account without any confirmation na ikaw yung nagmamay-ari ng original account na yun, hindi po basta-basta yan mahahack. Kasi i-verify po muna yun kung ano po ba yung nakasaad na secondary option or secondary confirmation about your personal account. Bakit ko po nasabi yun? Kasi nangyari na rin po yan sa akin. At ang ginawa ko is simple only. Pinalitan ko yung aking password. Pinalitan ko rin po yung aking contact secondary information para po hindi magkamit ng ibang tao o ma-hack ang iyong Facebook account. And if I were you, Miss Ellorin, dahil nga po may nagtatangkang i-hack yung iyong Facebook account, simple lang po yung gagawin mo. Palitan mo po yung iyong contact number, palitan mo po yung iyong password number, at gumawa ka po ng secondary option para mapalitan yung old na code confirmation mo. Yan lang po, simple lang po yung gagawin mo para hindi po ma-hack ang iyong account. At wag na wag mo po ibahagi sa iyong mga kilala. O wag mo po ibahagi sa iyong asawa, huwag mo pong ibahagi sa mga tao yung iyong personal information about your social account kasi pwedeng-pwede po i-hack yan kahit kanino lang basta po alam niya kung ano yung password mo, ano po yung contact number mo at saka ano po yung secondary option about confirming your social account. So, just for now, get change. It is the time to change your password, contact information and receipt. That's all and cannot be hacked totally. So yun lang po yung pwede kong maitulong sa iyo, Miss L.
kanyang social account, please don't do that. That's too much bad. Ayan. At saka, hindi po yan basta-basta mahahack kapag nakakatanggap ka lang po ng confirmation about your social account. Basta po yung iyong number is only valid at hindi po siya naka-deactivate, maaari pong hindi yan mahack basta-basta ng taong nagtatangkang i-hack yung iyong social account. Pera na lang po kapag yung number na naka-registered sa iyong Facebook account or either any social account is deactivated, is maaari po talagang mahack yun kasi yun lang po yung tanging way para i-change mo yung iyong password. So, ayan. I hope guys na may natutunan ka ngayon sa aking videos on how to save your social account about hacking. About sa mga hacker. About hacker. That's why it's very important that your phone number is always activated and do not throw away if your number is registered to any kind of social account, because your number, it is very important because that is the way of your secondary option of your receipt code of your social account. And I hope na nag-enjoy kayo sa aking videos, and please don't forget to subscribe, share, and like my video, and see you for the next time. And please, Miss Elorain, change and receipt your password and change all your details in your Facebook account. Okay, you can change your phone number so everybody's wanted to hack your social account cannot be easily hacked. Okay, and that's it. Change also your password, don't forget that. Thank you so much.